yung sa nakilakihan po namin yun. And then, ayun, may mga dishes na mga inimbento kami. And then, ito nga, kasama dyan sa book, 50 dishes namin yan. Budget-friendly. Dahil syempre, pag galing ka sa malaking pamilya, eh, masasanay kang mag-budget ng pagkain. Wow, syempre naman. Pero syempre, kahit budget at Miss Nadia, ang importante, masarap naman talaga. Iyon ang importante. Na talaga kailangan maintindihan ng mga momshies at lahat ng mga nagluluto. Kahit hindi mahilig magluto, na kahit sa konting pera, marami tayong maluluto masasarap. Yun naman. So, Miss Nadia, ha, teka lang. So, alam naman natin dito na busy ka talaga sa career mo, marami kang mga teleseries. Paano pa nasisingit yung pagsusulat ng libro? Ako, matagal yan. Kasi compilation yun ng mga menu namin na siguro bata pa ako. Mm-hmm. Ang una kong kinakahiligan magluto, mga 9 years old. So, compilation na yan, magmula sa nag-asawa na, nagkaanak na. Wow. So, mga 25 years in the making. Yun naman. Alam niyo mga kapamilya, siguro napakaswerte no, ng mga loved ones ni Miss Nadia. Kasi syempre, magaling magluto. Na yan naman talaga yung hanap, di ba? Lalo ng mga mister, ng mga anak. Yung magaling na magluto na nanay. Yes. Pero dito ma'am, sa 50 dishes na meron po dito sa libro nyo, palagay niyo po ba ano po yung pinakamasarap na recipe dito? Pinakamasarap? Ang hirap. Ang hirap kasi halos lahat masarap. Siguro ang una kong maiisip yung bulagang. Yung bulagang? Yung bulalong sinigang. Wow! Bulagang. Saka kalyos. Yun, mga classic. Yun naman, bulagang. Yes. O, pagka kakain na, pwedeng eat bulagang. Ganun. Joke lang. Okay, so bulagang, okay? Bakit po bulagang? Bulalong sinigang. Ah, bulalong sinigang? Yes. Ako, ayos yan. Oh. Nasa Tagaytay lang natin usually matitikman. Doon ko na-discover ang bulagang. Ah, bulagang sa talagang sa Tagaytay. Nako. Yes. Kaya naman doon sa mga fans natin o mga nandito sa National Bookstore, huwag niyo po kalimutan ha, bumili ng pinaka bagong libro ni Miss Nadia for only 250 pesos. Yes, for 250 pesos, meron na kayong 50 dishes. Yun. At syempre, alam niyo po ba si Miss Nadia, eto kung makakabili kayo ng libro, ma'am, ikaw pala, nagluluto ka sa mga friends mo rin, mga artista. Yes, yes, kaya yan, parang mga testimonies ng mga malalapit kong kaibigan. Yun. Hindi pa nga nagkasya dyan, siguro sa book 2, yun. Sa book 2, na dapat nating abangan. Yes, oo. Oh, kasi kanina, binabrowse ko siya, actually, hindi ka lang matututong magluto talaga. At makikita mo rin yung mga testimonies, hindi lang artista, pati mga director. Meron din dito. Ano ba naninibago ako? Kadali yung boses mo, familiar. Nako, ito po yung boses na nakakairita sa umaga. Okay. So, ayan. So, Miss Nadia, ngayon, alam mo, itong libro ni Miss Nadia, perfect na perfect to para doon sa mga young couples na mag-aasawa, di ba? Yes. Usually, kasi pag mga ganyang mga stage ng buhay natin, iba, hindi pa marunong magluto. Tama. So, with the help of Have I Cooked For You, nako, eh, talaga nga namang masasaya po. Maraming salamat doon dyan. Tsaka, mga maganda dyan, talagang, mga unique recipes. Unique recipes. Unique recipes. Kasi marami tayong mga alam na Filipino foods, di ba? Yung mga menudo natin, mga adobo natin. Pero dito, maraming twists sa ating mga food. Wow! Naku, maraming twist. Yan ang mga dapat niyong malaman. Kaya naman bumili na po kayo. At syempre ngayon, Miss Nadia, alam niyo po ba, hindi lang mga members of the press, mga bloggers, at syempre mga fans ang kasama natin. Yes. Naku, balita ko eh, kasama din natin yung mga friends natin din. At dalawang pinaka-loyalist ko. Hindi ako iiwan ito mga to, si Arlene at si Archie. Wow! Ang family ko nandito, si Tanya, si Katya, mga anak ko, mami ko, syempre, brother ko. Si Archie mo ba? Ito mo ba yung ano, idol ko sa Bubble Gang? Siya yun. Ayun siya. Ayun siya, si criminal. Love you! Oo, kapamilya ko eh, no? Pero nanonood ako na, no? Pero sige, eto na, no, Miss Nadia, syempre, para din sa kaalaman ng lahat, eto, Miss Nadia, gusto namin marinig, no, from your friends, kung gaano nga ba talaga kasarap yung mga luto mo. Pwede po ba akong tumawag ng mga family members and friends para magbigay ng message para po sa inyo. Syempre, unahin na natin dyan si Miss Arlene Muna! Ever supportive? Bakit ako? Bakit ikaw? Kasi nasa book ka eh. Hindi, ano sasabihin ko? Hi, Miss Arlene! Good afternoon po! Thank you. Naku, Miss Arlene, ano po masasabi niyo kay Miss Nadia? Provinciano, ha? Papasok sa Provinciano. Hello, I would like to congratulate you first, ano?
this endeavor of yours that you have wished for such a long time has come to life. Di ba? Congratulations. Ngayon, sa lahat ng kanina tinanong mo siya, ano ang masarap na luto dito sa 50? Ano? Mahirap talaga ang desisyon dahil kung ako rin tatanungin mo, lahat yan masarap. Masarap. Maniwala kayo sa hindi. Kaya ganito mga katawan namin, dahil sa luto ni Nadia. Ang mga mulak, ampon ng mga Montenegro plan. Wow. Kaya ganito kaming lahat. So, maniwala kayo, sobrang sarap, bumili na tayo. Sobrang sarap. At dahil meron ako nito, Miss Arlene, naku, baka sa susunod na magkita tayo, lumaki din ako, ha? Sa sobrang sarap ng mga lutuin dito. Huwag na kain mo na lahat dyan. Oo nga, nakasusubukan ko ito, Miss Nadia. At syempre kayo din, ayan, na, sa mga namimili dito sa National Bookstore, itry nyo rin po ang pinakabagong libro ni Miss Nadia Montenegro for only 250 pesos, Have I Cooked For You, ayan, featuring the favorite recipes of the stars. At maraming salamat, Miss Arlene. At syempre, ang susunod naman nating magbibigay ng mensahe para sa ating kapamilya author, eh syempre, walang iba, kundi si Idol! Si Sir Archie! Sir Archie, hello! Halika dito! Idol na idol ko ito eh. Inutusan lang ni Jingle. Alam ko na ito, may edit out to kasi kapamilya ito. May edit naman to pero alam mo naman na... Sa vlog, hindi! Okay, sa Ninang ko, Ninang ko, at kaibigan, Bergaga. Gusto mo yung Ninang eh. Siyempre. Ate Nats, congratulations. Love you. Thank love you. Alam ko, pangarap mo to. Ito na, andito na, nasa harapan mo na. At alam ko, maraming matutuwa sa mga bibili ng iyong cookbook. Dahil isa ako sa mga patunay na napakasarap ng luto mo. Lagi po ako nasa kanila para kumain, lumamon. Tsaka sa taping, nung magkasama pa kami sa ABS, she always brings food sa set. So ako dadalaw pa ako dun sa... Dalawang units kasi mag-taping eh. So dadalaw pa ako sa kabila unit para lang matikmang ko yung luto na ito. Ganong kasarap ang luto ni Nadia Montenegro. Salamat, inaanak! Salamat. Salamat mga kapamilya. Nandito kayo lahat. Thank you. Bagay, galing din ako dyan eh. Ay, nako, eto naman at syempre napakinggan na natin si Miss Arlene at syempre ang aking idol na si Archie. Eto naman, ang kanyang daughter. Walang iba kundi si Miss Aliana. Ano ang mag-speech ka? Miss Aliana, hello, good afternoon. Kumusta naman? Anong masasabi mo sa mga luto ni Mommy? Tinamaintain ko yung katawan ko sa ano, mga araw-araw na niluluto ko. Oy, chef yan! Chef yung anak ko niya, nag-graduate ng culinary niya. Uy, lubik-lubik mo. Papaalam ko lang ngayon. Ayun na, congratulations sa book mo. Sobrang proud namin sa'yo. Lahat kami sobra. Kasi nga sabi nga namin na dream mo to. And every time na, lagi siya pag nagluluto, pag nagkakukbuk ako, lagi siya may ganun. So ngayon, nga, sabi ni Kuya Archie, nandito na, nasa harap mo na. And wala, sobrang overwhelming kasi nga alam namin na tagal mo pinaghandaan to. And natutuwa kami man na sunod-sunod yung presos na binibigay ni God. Thank you. Thank you, Rihanna. Love you. So yun. Kaya naman kasi ngayon lang nalabas yan. Kasi inuna ko muna kayo ilabas lahat. Oras ko sa inyo, ano. So ngayon, pero hindi, thank you so much. Kayo ang inspiration ko, syempre si Dad. Yan naman. So Aliana, ito naman tanong naman namin, sa lahat ng mga niluluto ni Mommy, na included din dito, I'm sure nabasa mo na rin, ano yung pinaka-paborito mo? Lahat kami yung bulagang talaga eh. Bulagang talaga. Lahat kami yung bulagang, yung kalyos ni Mommy at yung adobong puti. Na yun pa, dapat mo matry nyo kung sobrang sarap ko. Yes. Ayan ako, siguro marami nang ano, nakikirious. Sa lahat po kayo pitado sa bahay, sabi nyo lang ako kailan. Marami na nakikirious kung ano yung bulagang na yun, kaya tikman nyo na. Bili na po kayo ng pinakabagong libro ni Miss Nadia. Thank you so much, Aliana! At syempre, sa dami po ng artista ang nilutuan ninyo, may mga artista ba pala gusto nyo lutuan? At kung meron man, anong klaseng recipe or putahe ang gusto nyo iluto for them? Ako madami pa. Siguro gusto kong lutuan, unang-una si Presidente Duterte. Yun pangarap na sana mangyari pero malapo. Pero gusto ko lang siguro lutuan. Marami pa akong gustong lutuan, kaya lang gusto ko matuto lang, ma-share ko lang sa kanila yung
hindi kinakailangan nasa matinding o mamahaling ng restaurant para makakain ng masarap na pagkain na galing sa puso. Kung lulutuan niyo po si Presidente Duterte, ano yung pagkain po na iluluto niyo sa kanya? Kasi fix ako, pagka meron ako luluto, ano kaya meron ako nalalaman na makikita kong tao or kaibigan or artista or may pa makakasama, let's say, sa show, ganyan. Inaalam ko, ultimo galing sa director ko hanggang sa lahat ng staff ko, ano mga paborito nila. And then yun ang strategy ko, yung mga paborito nila, yun ilulutuin ko, magugulat na lang sila na nadalahan ko na sila ng pagkain sa set. Parang ganon. So, inaalam ko talaga kung anong mga favorite. Valentine's Day na po next week. Kung may isang recipe po kayo na may papayo sa mga girls or sa mga wife na pwede nila iluto sa kanilang asawa or partner, ano po ito? Nako, madami. Madami, lalo na kung budgeted siya. Napakarami. Siguro, ang masasabi ko lang, subscribe sila sa YouTube ko. Nandun lahat ng videos at lahat ng mga menus na pwede kong i-share sa kanila. Dahil lahat ng videos ko, nasa season 5 na kami ngayon sa kusina ni Nadia. At ang unang guest ko ay si Archie Alemania, siya ang date ko sa Valentine's episode. Lahat po ng halos ng mga videos at mga recipes po sa kusina ni Nadia sa YouTube, wala po lumalampas sa 500 pesos. So siguro malaking tulong na rin yun sa lahat ng mga mag-asawa or sa mga mag-de-date or kahit sa simpleng luto lang sa bahay kung may okasyon. Maraming maitutulong yung mga videos ko sa YouTube sa kanila. Especially when it comes to budget. Okay po, salamat. Thank you. Na-browse ko siya. Ganda-ganda nung mga. Salamat. So sa mga novice na mga magluluto, ano po yung mga 3 suggested recipes nyo na sa palagay niyo, madali nila makukuha kagad at makukuha yung maayos na luto? Nako, walang magkakamali sa adobo. Everybody has their own adobo. Everybody can cook their own adobo. At huwag po silang ma-intimidate or matakot because minsan yung pagkakamali, doon pa lumalabas yung pinakamasarap na dish. So, huwag po tayo ma-intimidate. Adobo, sinigang, oh, ang hirap. Adobo, sinigang, at spaghetti. Beef steak. Yun ang tatlong pinakamadali na alam mong talagang masasarapan ang mga mahal mo sa buhay. At budgeted. Siyempre, doon tayo sa budgeted. Thank you po. Thank you din. Alright, thank you so much. Gusto pong matutong magluto. Ano po yung mga basic tips na pwede nyo i-share sa kanila pagdating sa pagluluto? First, kailangan alamin mo muna kung anong gusto mong lutuin. Kasi sayang naman kung nakapamili na tayo tapos biglang magbabagong isip natin. Alamin mo muna kung anong gusto mong lutuin. Tapos, doon ka na magsisimula sa yung listahan and then bibilhin mo na. And then slowly, meron marami naman tayong ways ngayon na matuto magluto eh. Una-una, kung may nanay ka, tanungin mo kaagad. May mga kapitbahay ka, tanungin mo. And then kung anong idea mo na gusto mong ihalo doon, go ahead, make it your own. Very, alam mo, cooking sobrang dali. Akala lang ng tao napakahirap. It's just the same as like writing or when we, you know, put makeup. It's also an art. So, anything you add on, color, flavor, pare-pareho lang yun. Basta kailangan galing sa puso talaga. Among your celebrity friends po, sino pong pinakamahirap lutuan? Pinakamahirap at pinakamadali. Siguro si Robin. Kasi maraming ano eh. Si Robin very vain. Kailangan clean lahat. As in talagang major na explain mo kung paano mo niluto, paano mo ginawa. Kasi, syempre may religion din siyang sinusunod. So mahirap. Usually beef and fish lang. Yun. Pero sobrang enjoy ako magluto sa kanya. At si Mariel, ang hirap. Kasi, ang pinakamahirap, alam mo, pinakamadali kasi like sila Arlene. Si Arlene kasi pag nilutuan mo lahat kasi kakainin namin. Ano mo yun? Tapos pero pag sila Mariel na sobrang marunong kumain, mas mahirap yun. Diba? Parang mahirap lutuan ng taong sobrang mas, masino, ano? Maselan. Ayun. Sa ganun. Thank you. Thank you din. Gusto ko lang pasalamatan, may tatlong tao kasi dito na sobrang special. Si Glenn, na-meet ka lang siya sa Instagram. Ang mami niya at sister niya, bumiyahe pa sila from Quezon para lang makita ako. And you know, umaga pa sila nandito sa Trinoma. Uwi din sila mamaya. Kaya sobrang salamat. Na-appreciate ko po kayo. Si nanay daw, gusto ako. I love you, nanay. Ayun naman. So galing pa silang Quezon. Quezon, Lucena.
Miss Nadia, alam na namin kapamilya kayo, di ba? Yes. So kung may mga, yung mga love teams na gusto nyong lutuan, like sila Katniel, sila Mayward, ano yung mga lulutuin nyo sa kanila? At bakit po? Hala, ang hirap yung naman. From the 50s, ano, budget, ano? Kay Katniel, ako, palila rin yun. Kay Katniel, madalas naman kasi nakakasama ng mga bagets ko yung dalawa, kumakain din sila magkakasama. Apakadali pa kainin ni Daniel, chips lang, masaya na yun eh. Kaya naman kailangan lutuan. Sila, ano, sino ba? Mayward po. Si Mayward, Don Kiss, naku! Si Kisses, kahit ano, kinakain din. Oo nga. Si Donnie din, sobrang, alam mo yung support sa akin nung dalawang yun. Love na love ko yung dalawang yun. Dahil si Donnie, binigyan ko ng book, sabi niya, tita, I'm so excited, I'm gonna cook it. So, mahilig din siya talaga magluto at mag-ano. Si Kisses, kakainin mo niya, sa kanya tatanungin ko ano yun. Hindi po sa kahit ano kinakain din. So, nalutuan ko na si Don Kiss. Si Mayward, di ko alam. Nakatrabaho niya na po ba sila? Ha? Nakatrabaho niya ng Mayward? Hindi pa. Ang Don Kiss ang kasama ko ngayon sa Playhouse. Oo nga, yeah. Carjel? Naku, si Angge, kahit anong kinakain. Kasi Kaloy, nandyan, dahil ang kanyang putsero na makikipagpatayan daw siya para sa putsero. Ayan. Yun, madami-dami na rin eh. Mm-hmm. Halos lahat na nakasama ko naman, nalutuan ko na. Okay, thank you po. Thank you. Natanggap pa rin kayo ng GC mula sa Fresh Options. Yay! Sa lahat po ng bumili at syempre sa members of the press na umate, nakasama natin. Thank you so much. Ayan. Alright, so